maraming maraming salamat po. Wow. At ang aking pong Facebook ay naibalik na. Katakot-takot po ng ID ang hiningi sa atin kanina ni Facebook. At awa naman po ng Diyos ay naibalik na po. At ang sabi po ay marami daw po ang nag-report at ipinakita po yung pinaka-main na nagpapakalat na dapat daw i-report. Yun po yung page ng CBCP. Yun yung page ng CBCP official na fake page ay gawa ho yan ng mga demonyo na walang magawa. Na alam nyo, ang demonyo ay talagang pipigilan niya ang pagkakaroon ng kapayapaan sa ating bayan. Ngayon, tayo po ay nagiging dahilan ng kapayapaan at kapanatagan ng ating mga mamamayan. Ay pinipilit nilang gawin, ha? Biruin niyo, gagamitin pa yung tanganan ng Diyos para magkaroon hindi magkaroon ng tunay na kapayapaan dito sa ating bayan. Yan ay mga huwalang hiya. Pero sabi ko nga po, kailanman ay hindi magtatagumpay ang kasamaan sa kabutihan. At may mga video na kumakalat na alam naman mo natin na gawa-gawa nila. At sabi ko lang, isa lang ang masasabi ko, nandyan po ang ating mga abogado. At pagdating po ng tamang venue, magkakaalam-alam ho. At yun po ang tinitiyak natin na itong mga taong ito ay kung hindi rin lang natin kayang pagbayarin ay patawarin na lang. At kung hindi naman natulog po tayo sa abot ng ating makakaya, yan po ang ating report ngayon. Ngayong araw po na to, natapos po natin ang halos napakaraming request. Napakarami pong nagpapasalamat. Maraming salamat po. At dyan sa mga basher ko, tatandaan nyo, kailangan kaya nyong tayuan ang inyong mga pinagsasabi. Tayuan nyo yan. Tayuan nyo yan. Huwag kayong magtago sa mga fake account. Biruin nyo, yung aking Facebook ay minasip report nila. Nagtaka naman ako kay Facebook, minasip report ng puro mga fake account yung nag-report. O ang ginawa po ni Facebook, ni-recover, hiningan ako ng passport, hiningan ako ng lahat ng klase ng identification. Ngayon po, na-recover ko na. Okay po. At yung mga nagmamassive report po, katulad ng mga fake account ng CBCP, yan po ay hindi CBCP. Bakit po? Yung pong Caritas Manila ay nagpasalamat po sa akin. Yung po ang tunay na member ng CBCP. Yung Caritas Manila. Eto po. Ito po ang ano ng Caritas Manila para makita nyo. Nakita nyo po? Ayan. Caritas Manila po. Ang nilagay po nilang pangalang po ay grabe. God Francis Leo Marcos. Grabe naman. Ay, salamat po. Salamat po sa Caritas Manila. O, ayan po. May resibo po ang Caritas Manila na talagang tumanggap po sila sa atin ng tulong. Kahit pa paano. Patawag mo pa ang Caritas Manila. Magpapadala pa tayo ng maraming tulong sapagkat ito'y institusyon. Tawagan mo si Beth ngayon. Magpapadala pa kamo tayo ng tulong sa Caritas Manila. Kaya yun ho yung CBCP page na gawa-gawa nila, yan ho ay gawa ng mga demonyong tao. Yung boses ho na yan, yan din ho yung gumawa ng boses ko daw kuno. Ang galing eh, no? Kung may lumabas po akong audio kuno, yan din ho yung audio boses yan. Parehas ho yan. Dapat ho yan ang imbestigan ng NBI. Yang gumagawa na yan. Ha? Kung naririnig to ng National Bureau of Investigation, sana yan ang imbestigahan nyo. Ikulong nyo yan sa lalong madaling panahon. Sapagkat ho yan ay talagang walang ya. Yan ang tunay na papanling lang. Yan ang tunay na nagawa ng demonyo. Ginamit pa ho ang CBCP. Ha? Para sirayan ang pagkatao ko. Eh sa totoo, isang tao lang naman yan eh. Umiikot. Kilala ko yan. Oo, taga-Kalookan yan. Kilala ko na ho yan.